Nakakapagod. Ginawa ko to dahil gusto kong maging unique. Gusto kong maging iba. Kakaiba. Hindi lang basta magpapalit ng profile picture. Kahit hindi pa ako nagpapalit ng profile picture. It's been over a week. Almost 2 weeks after the graduation. It's already August 4, 5, I believe. And yung montage na pinakita ko before, or yung start ng video, is the week leading up to the main event, the graduation event. And syempre, kasama na din yung part na after graduation. Kasi hindi ka agad ako nakapag-video nito. Dapat ito yung uunahin ko after graduation. Kaso, na-busy eh. So, eto. Here's the video. Ganito yung magiging approach ko. Vlog, style, whatever. Pero showcase na din ang editing as well. Dun sa montage na pinakita ko, dapat pala linawin ko kung ano-ano yung mga nangyayari. It was mostly the preparation for the baccalaureate mass, alumni pinning, and of course, the graduation, or the 17th commencement exercises. After council duty, naglaro muna kami badminton. Tapos bumalik pa ng school para lang mag-ayos. Di ba? Dami ko energy. Sama din dun yung pag-duty ko, pag-docu ko sa mga araw na hindi ako yung ga-graduate. Na hindi yun yung event ko. Na hindi yun yung graduation day ko. Or graduation time. Graduation batch. Mostly for the second day, nag-full duty talaga ako as docu. It was over 7 gig. Puro photos lang yun eh. The main reason kung bakit ginawa ko to, kung bakit ginagawa ko to, is to showcase yung 4 years na pag-aaral ko ng accountancy sa St. Dominic. Basically, a highlight lang kung ano ginawa ko nung 4 years na yun. Which is mostly online, so hindi kompleto yung documentary or documentation na to. Kasi hindi naman ako nag-video regarding student life nung 2nd year and 3rd year. Mostly nga yung 4th year ko lang naisipang gawin yun, so... Nung first year, yes, very active pa rin, pero nawala yung second year, third year. So, may malaking gap na kulang. Pero mostly naging online naman. So, madami pa rin ako ma-share na events na naging part ako. First year was very new, very challenging. Kahit na hindi naman ako lumipat ng school, umangat lang. Nag-level up. Coming from senior high to first year accountancy, hindi na ako nagulat sa community, sa approach when it comes to academics and events. I was very familiar already with the amount of activities, mostly activities. Since hindi naman ako yung klase ng estudyante na nagpo-focus sa academics. Very active when it comes to events. Student leader. Starting college, sabi ko, what if maging normal na estudyante muna ako? Like, full-time student muna. Kaso ayun, natupad naman. Nung first year. First year, normal student. Not affiliated in any organization position. Not an executive. Naging member, of course, ng BSA program, which is the DJPA. That was during the first sem. Kasi nung pagdating na second sem, nagkaroon ng pandemic. Biglang nag-online. Same with everyone's stories. Akala namin, 2 weeks na bakasyon lang. Little did we know, it was gonna be 2 years. 2 years of online classes. A little sharing na din. We celebrated my birthday before the pandemic. It was a celebration of my birthday, then no classes afterwards. I thought it was like a cute little gift. That was March 14. March 14 na wala ng pasok. Then continuous na yun. Hanggang sa nag-second year. Biglang may nag-message, Tosh, gusto mo ba mag-secretary for DJPA? Ako naman tong sige lang. Sabi ko, sige po. Ayan. Thank you for that. Well, ang laki naman ang binigay sa akin na tiwala for that. Thank you so much, Ate Arlene. You don't know how much it means na pinagkatiwalaan mo ako na maging officer ng DJPA. As someone na makakalimutin, hindi lagi nagno-notes, ang layo sa pagiging secretary, no? Pero ayun, I feel like nagampanan ka na naman yung position na yun for the second year of my college life. If you don't know, Ate Arlene was the president of DJPA for 2020 to 2022. Yes. Tapos yung 2 taon na yun, naging secretary niya ako na.
kailangan. And dahil sobrang sipag ni Ate Arlene, both sa academics and sa organization, ang dami namin naging events, which I am proud to say that I was a part of. Doon ko din na-explore yung kung paano mag-instruct ng other people when it comes to recording videos and for doing technicals, since nag-i-stream na ako beforehand. So sabi ko, why not use the technical skills that I have and transfer it to the organization para lang mas ma-market yung organization and the program itself, accountancy as a course. Inaral ko kung paano siya i-translate into Facebook. Then na yun, ang dami namin naging webinars. Naging technicals kami for KJPIA events. And ang dami namin na-achieve because of Ate Arlene's vision for the organization. Then third year came. Yes, very uneventful lang second year ko, or at least wala ko masyado maalala, sorry. I was still the secretary. Ate Arlene was still the president. Nagkaroon ng positions yung iba kong kaklase. Pinakita ko ulit kung paano yung approach ko when it comes to editing. Mostly editing, since hindi ko naman kinailangan talaga mag-produce ng videos. Hindi ko naman kinailangan mag-full record. Unlike sa ginagawa ko ngayon, which I will discuss later on. Wow, very formal. This was the year na sobrang dami talaga naming plans for DJPIA. Kasi sabi ni Ate Arlene, hindi pa naman natin sure kung mag-face to face. So, tuloy lang muna natin yung online natin. Let's host webinars. Let's go put up posters. Both for the marketing of the program, as well as para mabigyan naman ng enjoyment yung members ng DJPIA. And ang pinaka-goal talaga kasi namin is para naman mabigyan pansin yung accountancy na hindi lang siya puro academics. Kasi yun yung laging iniisip ng tao na, ay, accountancy yan. Puro aral lang yan, puro basa lang yan, ganito, ganyan. We wanted to show that accountancy can be fun. Kailangan mo lang talaga na maayos na kasama, maayos na tao to lead the whole organization. Lo and behold, number one ang DJPIA pagdating sa student organizations. Weeks before graduate si Ate Arlene, I was already pressured. Kasi alam ko kung gaano siya kagaling, kung gaano kadaming events na ginawa niya, and kung gaano siya ka-consistent pagdating sa academics. Ayun talaga, hindi ko malalabanan. I'm sorry. Hindi ko kaya maging katulad ni Ate Arlene na sobrang galing pagdating sa academics. I cannot. So, na-pressure talaga ako na ako yung magiging president after graduate ni Ate Arlene, which was this year, this academic year. So, sabi ko, paano ko gagampanan yung position as president? Pwede bang mag-secretary na lang ako? Iba yung mag-president? Pwede bang ganon? Kaso hindi, hindi pinayagan ni Ate Arlene. Sabi niya, kaya mo yan. Nandito naman ako ngayon, I can say that I did my best. Pero I'm not sure if that was actually the best. I still have doubts na baka hindi talaga yun yung the best for the organization. Pero mukhang naging successful naman. I had my officers with me. All of my co-officers, which is mga kaklase ko din lahat. Hindi kami kumuha ng lower year kasi nga dun sa idea na mahirap mag-set ng schedule kapag magkakaibang level kayo, magkakaibang year. Pero nalaman ko din, ang hirap din mag-set ng schedule na kapag lahat kayo busy, sino mag-aasikaso? So, ayun yung, dun kami medyo nahirapan. Kapag may event, tas may klase kami, anong mangyayari? Pero yun, okay naman. Nagawa naman ng paraan, nakapag-post naman, may videos, everything. But this was the academic year na nag-trial ng face-to-face. So, it was a hybrid setup. May face-to-face, may online. It was mostly online for the first sem. Then, face-to-face na nung second sem. To be honest, hindi nag-work sa akin ng online setup. Hindi naman sa napabayaan ko yung academics, pero nahirapan lang akong sumabay. Una, dahil wala talaga akong libro, wala akong materials. May materials provided, pero it wasn't really enough para sa akin. I really needed to seek for extra help. Maliban sa mga nagpinagtatanungan ko na, may PowerPoint ba? May kopya ka ba ng ganito? May ganyan? I really, really needed accounting books, which I sadly couldn't get. Plus, it was really demotivating to stay in an online setting, knowing na may alam naman ako sa technicals, may alam ako sa gadgets, I'm used to the online world. Pero when it comes to actual learning, it didn't really work for me since ang way of learning ko is to teach other people. That's how I learned before, junior high and senior high, na parang ako yung nagtuturo sa kanila. Especially when it comes to, you know, accounting during the senior high. Medyo nagagets ko siya in the level na pwede ko siyang ituro sa iba. Nawala yun nung online eh. Kasi even though pwede naman na ganun yung setup na, na pwede naman kami mag-Google Meet, hindi pa rin same. Hindi pa rin siya ka-level nung actual na face-to-face. Kaya ang nangyari, nag-focus na lang talaga ako sa org. Nag-focus ako sa leadership opportunities. Which is ngayong fourth year, or last year, I discovered, hindi ko alam kung kita niyo to, pero yan.
the Central College Student Council, or CCSC for short. This was during November, founding anniversary, 19th founding anniversary. Sabi ko, what if mag-volunteer ako as editing head? Since yun yung positions available, may documentation head and may editing head. Kaso sinabihan ako na baka yung editing head kasi is ako na mag-edit lahat. Sabi ko, parang ang hirap naman yata. No? Lugi ako sa oras. Baka hindi na ako makafocus sa original org na president ako, which is the DJP. Yeah? So sabi ko, mag-volunteer na lang ako as documentation head. At least yon hindi ako yung mag-edit. Or so I thought. Yeah, that was the founding anniversary week, founders week. Din yung actual start ko. Kinausap ko yung president ng CCSC. Sabi ko, Iyam, can I volunteer as the documentation head? Pinayagan ako. Happily. So thank you. Thank you again na nagtiwala kayo sa akin sa skills. Kahit wala akong pinakitang portfolio or anything. But it was very sudden na hindi ako dumaan sa process. Pero nandun ako. Naging part ako ng CCSC. Sabi ko, volunteer lang ako. Magpo-volunteer lang ako para lang maranasan ko ulit yung pagiging part ng council ng student body. Hindi ko pa alam nun na ang makakasama ko pala sa council is yung mga kasama ko araw-araw. Hanggang sa before ako graduate. Hanggang sa after ako graduate. It was where I was most active. Where I felt like home. Na dito ko mapapakita yung skills ko. Yes, may limitations. But that is very common when it comes to student organizations. I was still free with the creativity that I wanted to show. The leadership that I surprisingly had in me. And that was just the first month. Actually, just the first 2 weeks of joining. That was the Founders Week. That was November. December, alam ko, hindi naman naging super heavy ang events since puro postings lang naman yun. Then, 2023 came along. I ended 2022 with being active sa dalawang org na meron ako. Na-part ako. DJP being the president, then CCSC being the documentation and editing head. Pinaglalaban ko na dalawa yung position ko sa CCSC. Documentation and editing. Pagdating ng 2023, hindi ko alam kung ano nangyari. Nawala yung pagiging active ko as the DJP president. Doon ko sinabi talaga na parang hindi ko talaga kaya maging president. Doon pumasok ulit lahat ng doubts na meron ako before the year started. Subusulpot lang ako minsan sa GC para magsabi na may naiisip akong plano. Kaya ba natin gawin? Ganun lang lagi nangyayari sa amin. Pero hindi ko talaga siya napapapunta sa point na eto yung gagawin natin, eto yung gagawin mo, ganyan, ganito. Hindi. Hanggang tanong lang nangyayari sa akin. Because I was scared, I guess, na what if hindi naman nila gusto yung plano? I know it's always up for discussion. Pero since hindi ganun naka-active yung GC for the officers, I was hesitant to be the same officer that I was during my secretary days. Kaya naging tendency, nag-focus ako sa council, sa student council, the CCSC. Doon ako nagpaka-active. Everyday na pasok, everyday jumu-duty. Kahit wala naman talagang official na gagawin. I was planning a lot of events, a lot of videos. Mostly videos and photos, of course. Doon talaga napunta lahat ng energy ko. To the point na parang iniwan ko ang DJP. To which I never really did. Hindi ko naman talaga iniwan ang DJP. I was just trying to find confidence that I had the leadership skills to be a president of the org. Fast forward to March. This was the most hectic, most toxic month that I experienced. This was dito kasi nagkasabay-sabay lahat ng events na meron. Ayun yung araw ng birthday ko na ginusto ko lang magpaka-busy sa work. Kasi I didn't want to feel any other emotion. I just wanted to be busy. I just wanted my mind to be busy. We were preparing for the, I believe, NCRAA, which was ang daming naging ganap. SDCA wasn't really the host school, pero dahil ang daming students na attend. I believe SDCA has like the biggest population na umattend ng NCRAA. Very busy, all the tickets, all the balloons, all the everything. Yun din yung parang hinayaan ko ang accountancy. They needed like a representative. Kaso sabi ko, pagod ako. Hindi ko na kaya. Ayoko muna makipag-usap sa accountancy. Kaya nyo na yan. So nangyari, buti na lang may mga fourth year students pa rin na nag-fill ng role. Na sila yung tumayong representative for the accountancy program. Fast forward a few weeks, intrams. SDC Olympics.
Hindi ko in-expect na magiging chairman ako ng SD Olympics. It was surprising, but also not. Kasi alam ko na, athlete naman ako before. So, maybe that's why. Ang una kasi, gusto ko talaga maglaro lang. As in, you know, maging part lang. I know, mag-organize pa rin. Pero hindi ko in-expect na magiging chairman pala. Ang ginusto ko talaga salihan is, of course, my main sport, badminton. Pero, ang deal sa akin ni Miss Maddie is, if mag-chair ka ng badminton, hindi ka pwede maglaro. If mag-chair ka ng SD Olympics, pwede ka pa lumaro sa badminton. So sabi ko, pwede yun ah. Teka, pwede yun. Parang gusto ko yun. Kaso na-realize ko na may mas magaling pa sa akin dun sa badminton. For our department, for our school. So nangyari, ako nag-handle, or at least nag-start. Not really nag-handle. Nag-start, nag-initiate na, kilala ko yung mga gusto mag-volleyball before the pandemic. Kasi hindi kami umabot ng intrams ng first year. Saya, di ba? Mag-intrams pa lang nun eh. Like, a week or 2 weeks before intrams. Pandemic, tada. So yun, naalala ko na, may mga gusto nga pala lumaro. What if kontakin ko na kaagad para makapag-set na ng team, makapag-practice, tryouts, whatever. Buti na lang talaga, umayak si Martin, ang captain ball namin for the SBCS Spartans. Nakapag-set kaagad ng tryouts, trainings, everything para mag-prepare for SD Olympics. Naging chair ako ng SD Olympics pero pinayagan naman ako maglaro for volleyball. Pero sa badminton, okay na yun. Sige, hayaan ka na sila dun. Natuwa naman ako manood dun. And dun din naging super active ang docu committee with Shy. Kasi the idea was magko-courtside report si Shy during the NCRAA. Kaso ang pagkakatanda ko is walang equipment necessary for that. So sabi ko na lang, what if gawin natin to sa intrams na lang natin? Since sports pa rin naman siya, para ma-practice ko yung editing ko, para ma-practice ni Mark yung pag-video. Then ayan, dun nagsimula. Dun nag-start yung pagiging hands-on ng docu team. Yun yung grabe talaga na ang dami nila. Mostly sila ang nag-picture. Since I didn't really have a camera available, so nangihiram-hiram lang ako, pero it was more of a trial kung kaya ko ba talaga humandle ng camera since sanay ako gumamit ng phone, which is what I'm using now. So ayun, intrams went by. Meron pa rin klase nun, don't get me wrong. Pero hindi kasi siya fully bakbakan, I guess. Hindi siya katulad ng third year namin. Fourth year classes kasi mostly, busy pa rin naman, pero hindi siya as time demanding. So, nung natapos ang SD Olympics, nawala na naman ako. Naligaw na naman ako. I was looking for work. I was looking for student work. Hinanap ng katawan ko na, di ba dapat may gagawin ako today? Wala bang aasikasuhin na ganyan, ganito? So, medyo naligaw na naman. Pero dun ko din na-realize na, may isa pa pala akong org, which is DJP. What if gawin kong active ulit? Kumbaga, pambawi ko na din. Wala naman masyado naging ganap noong April. So, that was more like a planning phase for both CCSC and DJP. Pagdating ng May, ito yung medyo naging busy ulit kasi nagkaroon ng kulayawan. Hindi naman ako yung naging chair na to, pero syempre madami pa rin gagawin. Nag-hands-on ulit ako sa docu. Sinubukan ko ulit maging active ang DJPIA. So medyo nagkasabay-sabay na naman, pero it was at that level na kaya kong i-handle. Yung madali pang i-manage. Doon nasubukan yung After Effects skills ko since hindi naman talaga ako gumagamit ng After Effects. At least yun, natutunan ko na siya kahit pa paano, somewhat, some way. Then June came, next naman ang pinoblema ko is yung academics ulit. Balik tayo sa academics. Studyante pa rin naman ako. That was just remaining classes. So, konting meetings na lang, konting lessons, then exam, then okay na. By the end of June, naisip ko na, graduate ba ako? Makakagraduate ba ako on time? That was my main concern. Kasi ang deadline was second week of July. If second week of July is hindi ka pa rin, wala ka pa rin sa list, that means hindi ka pa gagraduate this year. So I was pressured again. Kapag may nagtatanong, kamusta na yung clearance mo, kamusta yung ganyan? Sabi ko, okay lang, kaya ko yan. Even though in reality, very pressured, sobrang na-stress na yung utak ko noon. Pero yeah, kaya. Kaya ko to. Ako to eh. Life. And then fast forward to almost the second week na ng July. It was like July 12, July 11. I believe deadline was July 14 or July 15. Something like that. Noon pa lang ako kumuha ng clearance. Sabi ko, kaya to. Ilang araw na clearance, kaya to. Buti na lang, wala akong kulang na subject. Wala naman akong na-miss. Wala akong INC na grade. I was so grateful na inasikaso ko na kaagad yung second year pa lang.
ang medyo natagalan lang yata na grades is feasibility. And I'm gonna be forever thankful sa mga naging kagrupo ko. I know hindi ko masasabi hindi ako masyado tumulong kasi halos hindi talaga ako tumulong eh. Nag-contribute lang ako during the first sem, then like a few weeks for second semester. Then, that's about it. Ang ginawa ko na lang next is nag-print. Then, nag-asikaso ng ibang documents. Yun na yun. Pero yung content, the whole content, halos wala. And I'm not gonna lie and say that I contributed a lot to the FACED. Because in reality, I didn't really contribute. So, ang pinaka-contribution ko na nga lang, biggest contribution is the printing. The rest kasi, ang sabi sa amin, feeling ko kaya ako nakapasa, nakagraduate. Ang sabi kasi, ang naging usapan pala nila, internal agreement nila is, basta pumapasok yung estudyante, ipasa nyo na lang. Kaya may mga pasang-awa pala akong grades. Feeling ko dahil dun. Kasi hindi naman matataas na kukuha ko sa quiz or sa exams. So feeling ko parang pinasa na lang for the sake na makasabay sa graduation. Fast forward a week. It was then na na-busy ulit. Ang daming mga naging ganap. Yung third week of July, that was mostly preparation for the next week. Yun yung natuwa talaga ako na nakita ko na yung list ng gagraduate. At nandun ako. Sobrang natuwa ko na parang, shit, graduate na pala ako. Diba? Nakakatuwa kasi yung feeling na yun eh. Na hindi ko naman in-expect talaga. Na ang nasa isip ko na talaga nun is, okay lang na ma-late. At least gagraduate. Pero buti na lang, umabot. Nakahabol pa kahit pa paano. And this was also during the time na I was offered to work sa marketing. I know very inconsistent with the course that I took, which is accountancy, then marketing. See? Pero ang idea ko naman kasi is, may skills naman ako dito. Well, mostly video editing, so I'm gonna forever hold that na this is a skill. I know people think it might look like magic, it looks like it's easy, but it really takes a lot of time to learn new stuff, especially trying to be creative. Hindi ganun kadali. Yes, may times na madali ang editing, pero yung mga madadali na yun is the most time-consuming things. So, ayun. So, before the graduation week, I was already working as a digital marketing assistant at SDCA. Feeling ko kinakahiyan ako ng mga kakilala ko eh. Which is, ipopost ko naman din to sa Facebook. So. Then during the graduation week, sabi ko, wala palang magdo-docu. Kasi tinanong ko na yun a week before, sino ang available na docu committee? May sumagot naman, so there was 5 of them. May sumagot na 2 na available daw sila during the recognition. Unfortunately, it was both a blessing and a curse, I guess. Good news and bad news na naging online ang recognition because of suspension, class suspension. Then the next day was the baccalaureate mass. And the alumni pinning. Ang nangyari, it was face-to-face, kasama dapat ako dun sa event, you know, as the graduate, as a graduate, not the graduate. Kaso sabi ko na lang, ayoko maging part nun, na kasi alam ko na may duty pa. I'm gonna handle the tech. I was gonna do the technicals. Alongside Ridge, and of course, docu si Mark. So yun, it was the 3 of us pagdating sa technicals. Nagko-co technicals din si Mark since siya yung may full idea talaga dapat nun. Pero available naman kasi si Ridge. So si Ridge na lang yung nandun, nag-docu na lang si Mark. Nag-docu si Mark, okay? Hindi lang. Nagkaroon lang ng isang hiccup, pero the rest, smooth sailing. It was really, really nice. Wednesday, break. Walang event ng Wednesday. It was mostly preparation. That was the day na I believe nag-badminton ako. Like, nag-asikaso muna sa, jumuti muna as an employee. Then duty sa council. Then naglaro muna badminton. Basta alam ko nag-badminton pa ako a week during that week. I believe it was Wednesday. Then kinabukasan, graduation. Whew. Dapat kasi dito, nung graduation, madami dapat kami nung graduation. Ang nag-confirm kasi originally is basically 3 from the docu committee. 2 lang naging active. Then ako additional na lang. Kasi during the morning, hindi ko pa graduation. So I was like, I'm gonna do my duty as a documentation committee during the morning. Kasi afternoon, hindi na ako makakapag-picture. Hindi na ako makakapag-video. Kasi I was, you know, one of the graduates. It would be rude of me to suddenly go out of way to take photos, right? So sinabihan ko na lang yung 2
magiging part ako ng graduation. Kayo muna mag-docu. Okay? Then buti na lang talaga marunong ang mga docu. Nagawa naman ang paraan. Ang problema lang is kinulang kami sa video. Hindi ko pala sila nasabihan na mag-video during that batch. Which is why yung highlight video ng graduation is medyo kinulang dun sa part na yun. Pero nagawa naman ang paraan again. Dahil nag-video ako sa phone. I don't think it ruined the video. I think it added to it. You know, a little bit of spice. Yeah, that was the first day of the graduation day. It was amazing. Pero hindi ko naramdaman na graduate ako nun. Feeling ko lang talaga jumuti ako. But I was still happy. It was still the destination. Then the second day came. Ito talaga, sinabi ko, full duty ako dito. Nakapag-docu ko buong araw. Then ayun nga, anong nangyari, kaming dalawa lang ni Marco nag-docu nun. Buong araw nga. Tama nga naman. Simula 8 o'clock hanggang matapos yung event. I believe it was like 5:30. Nag-start naman talaga siya ng around 9:30, gano'n. So 9:30 to 5:30, diba? 8 hours. Kaya pagod na pagod din kami ni Marion. Kasi ang goal namin, ang goal ko originally is to take videos. Sabi ko kasi, gagawa tayo ng highlight dito. Dapat nga may courtside pa yun. Kaso hindi kasi siya bagay for the formal event. So ang ginawa ko na lang, highlight event na audio-based. Then kumuha na ako ng videos from day one. Naghalo-halo ko. Then ayun, very successful. Yung second day ng graduation, yun din pala yung naging part na talaga ako ng pagiging employee. Ayun yung nasa last part nung montage nung intro ng video. It was fun. Very late lang ako nakauwi nun. I believe it was around 12. Nakauwi na ako nun. So that's why it was very, very tiring. I know wala nang highlight after that. Wala na akong montage after that last day. I believe nagkaroon na ako ng ganap ng July 31 and August and so on. Pero hindi ko na nasama sa video. Hindi na ako nakapag-video. So, ayun na lang. The time span was a week before than the week during. Ayun yung nasama ko sa video. And yes, this was just me discussing about everything. But mostly, yung last part lang. Mostly during the graduation lang yung diniscuss ko. Before I end this video, I want to highlight yung mga nagawa ko naman before. Mga videos na pinuduce ko or inedit ko. Globalization. What is globalization? As the Executive Secretary. Yun sana ang aking katotohanan. Tumataas nga ang grado, hindi ang aking marka, kundi ang grado sa harap ng aking mga mata.
dog always find his way back home, and it's so true. But we are also here to color your life. Let's do it on 3, 2, 1. Let's go. We are here today at the Red. And there you go. So ayan ang naging experience ko as a student leader, an organization president, being part of the student council, and as an employee already. Hindi ako makakarating dito kung wala ang support ng lahat. To my partner, to my partner Angel. But yes, to my partner Angel, to my girlfriend Angel, thank you for being the backbone. Thank you for being very supportive of my life decisions, which you respected. I am very, very happy. I will forever be grateful for that. To my classmates of BSA 4A, I know hindi ako naging part talaga ng section. Parang hindi niya talaga ako naging kaklase. Parang nandun lang ako. Parang ako nakikisip in. Pero thank you sa mga tumulong sa akin, na especially sa academics. To my main buddy system group, sila Red, Kyla, Enrica. Thank you so much na nandun yung GC palagi. Kapag may organization matters, dun kaagad ako nagbabagsak. Kapag may stress ako, nandun lagi, nasa GC lang. Mostly ang sinasabi ko lang naman sa GC, pagod na ako eh. Then that's it. Wala na akong follow-up message. Dun lang, pagod na ako. Pero here I am. Especially to Kyla. Thank you so much. Kasi you helped a lot when it comes to academics and my self-esteem towards being the organization president. The CCSC members, officers, thank you for trusting me with these positions. Being the documentation and editing head. Hindi ko talaga in-expect na magiging ganito ka-active. Magiging ganito ko ka-active ulit pagdating sa student activities. To my program chair, Doc V, thank you so much. It means a lot. Alam kong hindi naman ako super naging malapit. Hindi kita laging kinukulit pagdating sa mga DJPS stuff. Pero thank you so much for the support. I don't think matatapos ko ang accountancy kung wala ka. The BSA faculty, especially Ma'am Yones, hands down, one of the best professors ever. Thank you so much. To the Dices family. Dices family! So, Ichan, Miss Maddie, Ma'am Grace. Thank you for letting me show my leadership skills pagdating sa council. I'm looking forward to being part of this whole thing soon enough. Then of course, St. Dominic College of Asia. Simula pa lang senior high, sobrang dami nang naging ganap. Ang ginusto ko lang talaga is maging estudyante. Maging normal na estudyante na possibly maging part ng organization or maging athlete. Pero nalaman ko na pwede palang lahat yun. So yun, it was a very good training ground. It was a fun experience. Very different from what I envisioned as a college being. Pero it was challenging, but in a good way. It really lived up to the core values of St. Dominic. It was a fun and humbling experience. And ginawa ko lang to dahil gusto ko maging iba. This is Tosh Kobayashi, your digital marketing assistant, freelance video editor, DJPA president, CCSC documentation and editing head, a Dominican athlete, and a BSA graduate of St. Dominic. Signing off. Hindi pa lang naka-record.